Mga ka-BBM, hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kundi pati ang ating mga kababayan at mga turistang banyaga ang uminit ang ulo sa mga tauhan ng NAIA matapos mag-viral sa social media kung saan ay aktong nakuna ng video ng isang turista ang pagnanakaw ng pera at wallet sa isang turista sangkot ang mga tauhan ng NAIA. May halong lungkot, panghihinayang at galit ang naramdaman ng ating mga kababayan dahil sa kabila ng kaliwat-kalang panghihikayat ng ating Pangulong Marcos na mag-imbita ng mga turista at investor sa ating bansa, ito naman ang sasalubong sa kanila pagbaba pa lang ng eroplano. Dahil dito, reaksyon at komento ng ating mga kababayan ay tila bumabalik na talaga sa dati ang ating bansa kung saan ay nauso ang tanimbala at iba pang mga pagsasamantala na mga kawatan dyan sa ating mga paliparan noong panahon ni dating Pangulong Pinoy. Samantala, sa kabila ng pagkadismaya ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga kababayan nating empleyado ng NAIA, tila binabatikos naman siya ng ilan nating mga kababayan dahil sa di umano ay kanyang pagiging weak leader at kulang sa pangil o tapang para katakutan ng mga pinuno at tauhan ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Ano ang masasabi mo dito, mga ka-BBM? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. At ngayon, unang pag-uusapan natin patungkol po dito sa nahuling nakawan dito sa NAIA. Alam mo, nung pinanunood ko nga ho ito, sabi ko na lang doon sa habang pinanunood ko yung video na yun, sabi ko, ang swerte nung yung Porringer na yon, kasi yung kumuha hindi naman niya ata kasama, Porringer din pero hindi niya kasama. Sabi ko pa naman, medyo maarte pa naman diyan sa NAIA ay mga taga NAIA yung kesyo ayaw magpa-video, may mga ganyan-ganyan, no video. O, di ba, naalala niyo yung mga ganyan-ganyan nila na no video. Sa totoo lang, dapat to karapatan nun ng tao na i-video ho yung ganyan. Kasi isipin nyo na lang, kung hindi ho na-video yan, o hindi nga. Di ba, nga na naman po yung nagreklamo na yun. Since na-video, wala na silang choice, di ba, kung hindi tanggalin. Paano kung hindi? Buti na lang. Buti na lang din may prinsipyo yung kumuha ng video. Kasi pinadidelete sa kanya Pinadidelete po sa kanya yung binidyo niya, nagso-sorry yung babae at nagmamakaawa na wag na daw kasi may mga anak siya. Pero buti na lang at nanindigan. Kasi kung hindi, sigurado ko sabi nga nila, kaya niya binidyo yun, kasi merong group page o sabihin sa Facebook na kung saan pinag-uusapan na yung ganyang nangyayari sa NAIA. So ibig sabihin ho, hindi to isolated case. Ibig sabihin, may mga nag-report na before na may nangyayari na talagang ganyan. Ibig sabihin, bumalik na po talaga yung mga kawatan dyan sa airport. So ibig sabihin po niyan, hindi yan first time, yan lang po yung first time na nahuli. Gets ninyo? First time na video. Pero in reality, hindi ho yan unang pagkakataon. Kung maaalala ninyo, alam nyo ba yung tanimbala na yan, yung 2000, yung panahon ni Noynoy? Ha? Yung tanimbala na yan, ang talagang binibiktima niyan, it's either hapon, kasi yung mga hapon, ayaw na ng problema nun. So, nagbibigay ka agad yun, naglalagay ka agad nun. Or mga matatanda. Yan o yung pinaka-target niyan. So, in other words, ang target po niyan ay mga Porringer. This time, ganun na naman. Porringer na naman. Kasi siyempre, ikaw nga naman, nasa ibang bansa ka, tapos may mga nakita kang ganyan, hindi ka na magre-reklamo Hindi ka na lalakas ng loob.
na magreklamo kasi baka mamaya kung ano pa mangyari sa'yo, nasa ibang bansa ka eh. Buti na nga lang talaga merong itong tao na ito na sinumbong niya. Talagang at pinost niya na natanggal na nga daw. Oh, ito, panoorin natin ha. Naku po, sabi ko, nakakainit ng ulo. Sobrang nakakainit ho ng ulo ito. Suspendido na at posible pang makulong ang limang empleyado ng NAIA matapos mabistong nagnanakaw sa isang turista. Nakausap ng News 5 ang biktima at ikinwento ang nangyaring kap-kap dukot modus. Nasa frontline ng balita niya, si Gerard De La Peña. Pagmasdan ng dalawang NAIA personnel na yan, tila may inaabot ng patago sa isa't isa. Pag-alis ng isa, makikita... Di ba, naalala nyo, ito ha, naalala nyo to nung panahon ni PRRD, pinagbawal na nga yung may bulsa dyan eh. Di ba? Kasi nga sa mga nakawang nangyayari noon, pinagbawal na may bulsa. Ngayon may bulsa na eh. Bumalik na naman po itong bulsa-bulsa na to eh. May ibinulsa ang kanyang kasamahan. Pera na pala yan na ninakaw sa isang turistang taga-Thailand. Sa isa pang video, makikitang dinala sa isang kwarto ang turista na sinasabing ninakawan ng pera. Ibinalik sa... Hindi, alam mo, ang lakas na loob nung kumukuha nito ha. Mantakin mo hanggang dun sa kwarto, sinundan niya. Hinatak na siya eh. O, di ba? Isinuli. Ang sarap. Ang sarap. Nakuha, ate, sana hindi nyo biler yan. Dapat ilagay yan, ipaskil yung picture niyan sa airport. Sa totoo lang ha, dapat yung picture niyang babae na yan, ipinaskil nyo sa airport. Bawal ang mandurukot dito. Bawal ang mandarambong. Ganun. Para maging kahihiyan sa lahat ng mga empleya. Alam nyo kasi kung bakit? Kahihiyan mo yan sa bawat Pilipino. Mantakin mo, ang binibiktima mga foreigner, ano na lang iisipin ng mga foreigner sa atin na tayo, puro tayo mga magnanakaw dito sa Pilipinas? Di ba? Ano na lang iisipin ng mga ibang lahi sa atin? Ah, walang kwenta dyan sa Pilipinas, puro mandarambong dyan, puro mga magnanakaw. Hindi mo ba kayo nahihiya? Kanya ng security personnel ang ninakaw na 20,000 yen o katumbas ng 8,000 pesos. Maririnig pa sa video na nagmamakaawa ang security personnel na burahin ang mga video. Isipin nyo ha, ito ha, tandaan ninyo, I don't think this is the first time na ginawa niya yan. Expert sila sa palitan eh, kita nyo parang magic. Paano nangyari yun? Pagpasok nung ano? Alam mo, iniisip ko yan eh. Sa sobra kasi, babiyahe ako, itong mga susunod na ilang ano, ibang bansa ako, iniisip ko, sabi ko, paano nangyari yun? Tama nga naman. Kasi di ba, pagpapasok ka sa ganyan, kailangan lahat ng nasa bulsa mo, ilalagay mo doon. Eh minsan, pag nagmamadali ka na, kukuha ka na lang dyan, lagay mo na lang dyan. Kasi, all along, may tiwala ka na pagpasok doon, paglabas, buo pa yung pera mo. Tama, mali. Di ba? Yung wallet mo. Kaya ngayon, anong dapat mong gawin? Dapat talaga, meron ka pang ano dyan, ziplock ka siguro dyan. Eh, alam mo yung gano'n, yung zinizip na gano'n? Ilagay mo lahat doon, izip mo. Talagang, tapos ilagay mo pa sa may zipper na gano'n. Di ba? Tapos ilagay mo doon. O, eto siguro wala nang nanakaw nito. Gano'n eh, di ba? Napakawalang niya. Kasi, alam nyo, imposibleng hindi kasangkot yung mga kasamahan nila dyan. Hindi, imposible yun. Nagkapasahan eh. Nakita nyo naman, nagkapasahan. Imposibleng hindi kasangkot yung tumitingin ng video. Sangkot-sangkot to yan. Natunto ng News 5 ang ninakawang Thai tourist na si Kit Jatabtim. Kwento ng Thai National. Papunta siya ng Japan noong nakaraang Miyerkules nang mangyari ang nakawan sa scanning area ng NAIA Terminal 2. Nilagay daw niya sa scanning machine ang kanyang bag na naglalaman ng kanyang wallet at kinapkapan siya ng NAIA personnel. Habang kinakapkapan, marami raw tanong sa kanya ang tauhan ng airport. Dito pa lang daw, kinutuban na si Tab Team dahil may mga nabasa siya online tungkol sa modus sa NAIA. They warned me about the robber in Philippines. The officer is a robber. So I start first thing I... Kita nyo, isipin nyo yun? Punyeta kayo, yun lang masasabi ko sa inyo. Kayong mga nandyan sa airport. Yung
pamumuno dyan, kahihiyang kayo. Habang ako, alam mo, naaawa ako eh. Kasi habang hirap na hirap yung bansa natin na ibangon ng ekonomiya, ibangon ng turismo sa atin sa Pilipinas, tas ganyan, ang makikita nila pagpasok nila, sa tingin nyo hindi mababalita yan? Bumalik na naman. Naalala nyo noon, galit na galit tayo sa laglag bala. Kaya ewan ko. Iit din daw ng mga security personnel na walang CCTV sa lugar. After that, I turned. Yung naman wala daw CCTV, sarap sampalin, isa-isa eh. Paano na walang CCTV dyan? Airport dyan! I listened to the officer and asked them, my money, where is my money? But no one held there. No security, no police, no officer to help me. After that, kakaya oh. Ano tayo? Sorry ah, buka. Katulad na ba tayo ng mga taga... ayoko na lang magbanggit. Mabuti na lang, may alistong kababayan si Top Team na kumuha ng video habang nangyayari ang insidente. Ang naunang video raw ang ipinakita nila sa mga security personnel, kaya nagpanik ang mga ito at isinauli ang pera. I said, my money, something like this. And then she returned money to me because of I have very strong evidence. Hindi na nakapagsampa ng reklamo si Top Team dahil bumalik na siya ng bangko at takot din daw siyang gantihan ng mga naiya personnel. Ayon sa Office for Transportation Security o OTS, suspendido na ang 5 personnel. Puro kayo mga inutil dyan! Yan ang masasabi ko sa inyo, lahat kayo inutil! Nasangkot sa pagdanakaw sa turista. Walang galang sa inyo, walang respeto sa inyo sir, yung mga tao ninyo, kaya kayo inutil! Asahang sisibakin sila kapag gumulong na ang kasong administratibo at pwede pang makulong dahil sa criminal charges. Nakakalungkot lang that our economy is opening up. Paano supot kayo, sir? Yan ang totoo. Nakakalungkot kasi nga supot kayo. Sana pagkaganyan talagang maging matibay naman kayo, maging matikas naman kayo. Hindi yung parang wala lang eh. Yan ang hirap sa inyo, kaya tayo ganitong bansa natin eh. Parang tinotolerate lang natin, okay lang yan, suspended lang, o ang ito, wala. Kung si Pangulong Duterte ang kasama ka si Bak dyan, eh problema, supot tong gobyerno natin eh. Community, so. But definitely, be assured that the OTS management will really address this issue more aggressively. And we'll find other strategies to solve the problem. Para sa Thai tourist na si Top Team, hindi na muna siya babalik ng Pilipinas. Tingnan nyo, ano reaction? Hindi na lang muna siya babalik ng Pilipinas. Sa tingin nyo siya lang? Hindi, ako kaya nag-iinis ang puwit ng ano ko dito kasi sa tingin nyo siya lang yan? Siyempre gagawa yan ng video, pagkakalat niya sa kamag-anak niya, ganyan tayo dito sa Pilipinas. Di ba? Anong klaseng ano tayo?